guys, sa GM Paladin Channel. Hi guys. Ito guys, mako-convert kami ng alternator ng Toyota Revo diesel engine. Yan. Ito guys, diesel engine. Iko-convert natin ng 110 amperes ng Pangkia Carnival. Ito guys. Ang guys, 110 amperes. Yan. Pangkia Carnival yan guys. Bale, ito guys, tuturuan ko kayo ng idea kung paano yung i-convert. Yan. Kasi guys, ang Pangkia Carnival, tulad nito guys. Ang paano ang Pangkia Carnival, iisa na ito. Yan. Kaya ang pang Toyota Revo. Yan. Ang laki ng pagkakaiba niya sa paa. Di bali, makipot itong alternator na to, nakasukat ng Pangkia Carnival. Yung pang Revo naman guys, na masyadong malawak. Yan. Kitang-kita naman guys. Ito kasi guys, i-convert ko to sa ano. Ito guys, sa JMC. Ito rin. Ito ko guys, i-convert dyan. Dito sa may JMC. Yan. Okay. Palit alternator dyan yun guys. Tapos ito naman guys, sa Toyota Revo na yung diesel. Yan. Masyadong malawak o buka yung paa. Yan. Ito guys, bibigyan ko kayo ng idea. Diyan ka muna rin. Kaya ito guys, itong alternator holder na to, tatanggalin natin to, tapos tatanggalin natin yung apat na tornilyo. Tapos tatanggalin natin yung bracket. Yan. Tapos pag natanggal natin yung bracket, ang gagawin ko dyan guys, papatorno natin to. Babawasan natin to. Para magsakto rin sa paaan ng Pangkia Carnival. Yan. Babawasin natin to. Yan. Pero yan guys, natatabas naman yung kayang lagariin yan. Babawasan namin to. Yan. Ito guys, kitang-kita naman. Yan. Malaki ang ano, pagkakaiba. Bali guys, ito yung nangyari. Si sir, galing pa ng Naik Cavite. Sir, shoutout ka muna. Shoutout sa mga pag-Naik dyan. Sa ano sir, mga kaibigan mo? Sa tropang bine. Ang sir, si sir galing pa ng Naik Cavite at magpapakonvert na alternator ng Toyota Revo. Yan. Ito guys, ang pyesa natin. Ang kitang-kita naman guys. Yan, napakasariwa. Yan, yan ang pyesa ni Boss Danny. Yan, yung mga kaibigan natin nagsa-surplus. Yan, pati yung IC guys. Yan, hindi pa natatanggal ang hinang. Yan, kaya sariwang-sariwa ang pyesa natin. Tapos ito guys, yung rotor. Yan, pantay na pantay. Yan. Tapos ito guys, ito yung stock na alternator ng Toyota Revo. Ang hose niya guys, sa ilalim, payat lang. Yan. Tapos ang Pangkia Carnival, mataba. Yan. Dito guys, meron pa tayong gagawin yung discarde para maging sakto ang hose na yan. Ito kasi guys, payat po itong mataba. Magpapalit tayo ng hose guys na medyo mataba, yung sasakto rito. Tapos sa may makina, meron tayong ilalagay na hose doon. Susuksukan natin ang hose para tataba ang hose na isasaltak natin. Ito guys. Ito guys, ang ginagamit kong hose. Kita-kita naman guys. Yan, maluwag. Yan, ito guys sa Pangkia Carnival. Yan, masikip. Ngayon guys, ang gagawin ko rito. Itong holder ng alternator. Tatanggalin ko yan guys. Papakita ko na sa inyo guys mamaya pag tatabasin ko na. So ito guys, natanggal na natin yung alternator holder. Ito guys, kapag tinatanggal to, apat na tornilyo yan. Yan. Bali, apat na tornilyo. Yan, baba, taas. Tapos tatanggalin nyo rin to guys, yung engine support. Yan, ito guys yung engine support. Kasama yan guys. May tornilyo yan dito, kontrahan na 14. Yan, magkasama lahat yan guys. Kapag tatanggal yan guys, i-jack nyo. Ganito guys, i-jack nyo. I-jack nyo sa ilalim. Yan, para umangat. Yan, kasi kapag hindi nyo ginak, mahirapan kayo magtanggal ng bracket. Yan, mahirapan kayo magtanggal ng bracket. Pag tinanggal nyo yan guys, tatagilid yan. Kaya i-jack nyo sa ilalim. Kaya lang, kapag i-jack nyo yan guys, kakailangan nyo ng kahoy. Para hindi masira yung ano niya, yung cover ng langis. Yan. Tapos ito guys, yung sinasabi ko,
Yan ito guys, saktong-sakto sa stock niyang alternator. Yan. Tapos ito na mga co-convert natin na alternator pang Kia Carnival. Yan guys, ibang kita naman. Hindi siya papasok. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan guys, tatapasan natin. Ito. Ang pagtatapas nyo guys, kailangan magtitira kayo ng konti nito. Yan. Huwag nyo isasagad dito. Kailangan magtitira kayo ng konti. Yan, tatapasan nyo yan. Titira kayo ng konti na yung dito sa, ano na to, sa holder na to. Kasi pag tinabas nyo ng sagad, wala na kayong pagkakapitan yan. Yan, ganyan guys. Yan. Kung kayang lagarian, pagtsatsagaan lang lagarian. Pero kaya naman yan guys ng ano, cutting disc. Yan. Tapos ito aalisin natin to guys, yung engine support para malagari natin na maayos. Yan. Kasi kapag tinaturno natin to guys, matagal pang oras siya na aabot pa ng 2 oras. Kaya pagtsagaan na lang natin lagarian. Ito naman guys yung alternator pulley. Yan, kinumpert ko na rin. Ito kasi guys, hindi natin pwedeng ibalik to, itong pulley na to. Kasi masyadong makapal. Yan. Kaya naghanap ako rito sa mga surplus mong alternator, nakakuha ako ng pulley. Yan. Ito guys, pang ano to, Ford Everest na pulley. Ang stock niya guys, ganito na belt. Yan guys, saktong-sakto. Yan, yung lobby niya, saktong-sakto. Ngayon, kailangan natin i-convert ng pulley na parehas. Yan guys, yakap na yakap. Yan. Hindi nyo pwedeng i-convert ng pulley na ano yan guys, yung pang Starex. Yung iba kasi guys, ang ginamit pang Starex. Kaya lang, mangyayari yan guys, lulutang. Yan, lulutang ang belt. Kaya lang, mangyayari yan, malakas sa belt. Kapag sinikipan nyo, mga 2 linggo lang guys, wala na naman, maluwag na naman. Kasi papasok tong belt eh. Kakainin nyo yan. Yan. Meron akong guys na nakita niya, nag-vlog niya na nagpalit ng ano, ng alternator. Ang ginamit yung pulley pa rin na kasama ng binili niyang alternator. Ang guys, mali 'yan. Kakainin niyan guys. Lagi kayong magpapalit ng belt niyan. Yan, may malaki siya oh, yun, nasa ibabaw. Kailangan guys, yakap na yakap. Yan. Para hindi siya kakain ng belt. Ang guys, ano lang 'to, share lang 'tong video na 'to, wala tayong pinapatamaan guys. Pero yan, kailangan guys, kung magko-convert, sigurado na yung matagalan na. Yan, yung sulit ba, sulit talagang mga gamit ang sasakyan, hindi sa dudula sa belt. Yan, katulad yan guys. Yan, yakap na yakap. Yan. Ito naman guys, yung pang 110 amperes, lang Starex twice, makalupang. Yan. Guys, ang gagawin ko rito, i-discardihan ko na to, tatanggalin ko muna itong engine support. Yan, tatapasin ko yan dyan guys. Pakita ko na lang guys mamaya pag susukatin na natin sa alternator. Kailangan guys, sukat na sukat. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, kailangan magtitira kayo. Yan, magtitira kayo ng konti. Yan. Ito guys, ang gamitin nyo kung meron kayong grinder. Ngayon, kapitan nyo ng ano, pang-cutting disc. Yan, yung mga pamputol ng yero. Yan, ganito yan guys. Ngayon guys, kapag hindi na kayang i-cutting disc, yan, ngayon lalagarian nyo na. Yan, puputulin nyo na ng lagari. Diretso lang. Yan, tapos dito guys, lalagarian nyo rin dito. Yan. Bali, ang gagawin yung paglagari dyan guys, ganito. Ganito guys yung lagari nyo. Yan, pantayan. Ngayon, ang gagawin nyo, itatagilid nyo. Ito. Yan, para kumagilid siya. Yan, ganyan. Ganyan yun ang ipang lalagari nyo rito. Yan, katulad yan guys, ganyan.
tatagilid nyo. Yan, tapos ilalagarin nyo ng ganito, guys. Yan, pagtsagaan nyo lang. Yan, parang ganyan, guys. Yan, patagilid. Yan, parang ganyan. Yan, pagtsatsagaan nyo lang, guys, ha, magagawa nyo ng maayos yan. Yan, paganyan. Bali, ganyan, guys. Tagilid. Yan. Ito, guys, papakita ko na lang, guys, mamaya, kapag naiporma ko na, yan, natapas ko na ng sagad, tapos ipaporma natin dito. Yan. So ito, guys, tapos na tayo dito sa may bracket ng alternator. Ito, guys, yung binawas ko. Yan. Ganito siya, guys, kataba. Bali, ganyan, guys. Yan, bali, cutting disc, tapos kapag nasagad nyo na, lalagarian nyo lang yung gitna. Yan, lalagarian nyo yung gitna ng lagari. Pati yung gilid, yung gaya ng pinakita ko kanina, yung sa tatagilid nyo ito, guys. Yung ganyan, guys, tatagilid nyo. Para malagari nyo ng ganyan. Yan. Tapos ito, guys, may kinagbawas din tayo ng konti sa harap. Yan. Kasi hindi natin pwedeng sagarin dito. Mauubos lang, guys. Kaya nagbabawas din kayo ng konti rito. Yan. Ito na, guys. Sakto-sakto na yan. Yan, kitang-kita naman, guys. Kailangan may place siya. Para pag sinikipan nyo yung belt, may a-adjust nyo pa yung belt. Tapos yung dati nyang tornilyo, ito na rin ang ikakabit nyo. Maglalagay lang kayo ng konti rito sa may harap. Yan, na hindi siya tatamaan ng belt. Yan, kailangan, guys, hindi siya tatamaan ng belt. Yung tornilyo, yung ulo. Yan, kailangan malayo. Yan. Yan lang, guys. Ngayon, guys, ang gagawin ko rito, ikakabit ko na itong ano, engine support. Yan, ikakabit na natin dyan. Tapos ikakabit na natin sa may makina. Tapos ikakabit ko na itong alternator, guys. Papakita ko sa inyo, guys, mamaya kung paano ko binago yung linya. Na, guys, isasalpak muna natin itong alternator. Ito na, guys, okay na. Naikabit na natin yung alternator assembly. Ito, guys, kitang-kita naman dito ka rin. Pantay na pantay ang belt. Yan, kailangan kasi, guys, pantay na pantay ang belt. Tapos ito, guys, yung belt niya, saktong-sakto sa may pulley. Yan, swak na swak. Kailangan na hanap kayo ng saktong-sakto rito sa may sukat na belt na yan. Yan. Bali, guys, yan, pantay na pantay. Kasi kapag ipinilit yung ibang pulley, saglit lang masisira ka agad yung belt. Yan. Tapos pag magkakalas kayo ng alternator o magko-convert kayo ng alternator, guys, tatanggalin itong compressor para ma-iporma nyo maigi. Yan. Okay na, guys. Yan. As ito, guys, balik muna natin. Para hindi nakaharang sa pagpapaliwanag ng linya. Yan. So ito, guys, nag-convert na tayo ng alternator. So may sariling sakit yan. Ngayon ito, guys, bibigyan ko kayo ng tip. Yan, guys, ito yung ibabaw. Pagkaliwa yan, guys, positive yan. Kumbaga, ang ikakabit yan, direct sa positive. Yan, dito yan, guys. Nilagay ko sa may direct sa battery. Ito, guys, yung puti na to, direct yan sa positive. Tapos ito, guys, yung ito yung na may kulay pula, yan yung dating stator ng dating linya ng voltage circulator. Tapos, guys, itong dilaw na to, papunta yan sa dashboard. Tapos itong puti na to, ito yung dating field ng dating original, papunta sa alternator na stock. Yan, ito yung ginawa kong indicator, papunta sa dashboard. Yan, itinap lang, tapos ito yung positive, nakatap din yan, guys. Yan, tapos ihihinang nyo para mas maganda ang kapit. Hindi ako, guys, nagamit ng ignition dyan. Ito, hindi yan ang ginagamit ko papunta rito sa may kaliwa. Yan, kasi kapag ignition, guys, minsan yan ang nagiging dahilan, guys, ng pagka-overcharge ng alternator. Yang ignition. Kaya direct sa positive ang ginagamit ko dyan. And, guys, ganyan lang. Tapos ito, guys, yung main line, dating gis siya. Dating gis yung yung tornilyo. Ngayon, guys, ang gagawin natin, ginawa natin 12. Yan, di ba, tinabas ko, guys, pinutol ko, tapos sinakto natin yung 12 na tornilyo. Ito yan, guys, sa main line. Yan.
Dito yan guys, sakto-sakto na yan. Yan. Di bali naging 12 na yung terminal. Yan. Ito guys, ang gagawin ko rito, tatapang ko na yan, iaayos ko. Tapos ikakabit na namin to. Tapos yan, pag nakabit na namin yan, papakita ko sa inyo guys mamaya pag testingin na namin. A few moments later. So ito na guys, okay na. Yan, naiporma na natin yung alternator. Tapos yung linya guys, okay na rin. Yan. Bali, wala na siyang kalat. Yan, maayos na. Yan, malinis na malinis guys ang pagkaka... Lagay natin ng wire guys. Yan, wala siyang kalat. Yan, tapos ito guys, yung main line. Yan. Ito guys, mayroon pang nilagay si sir na additional na power papunta lang sa may battery. Para mas malakas talaga ang supply niya. Bale ito guys, wala naman problema yung alternator ni sir. Ang gusto niya lang guys, mag-upgrade ng alternator na 110 amperes sa pang Kia Carnival. Kasi ito guys, napanood kasi ako ni sir na nag-upgrade ako ng mga ganitong Toyota Revo na diesel. Yan. Bale guys, ang gagawin natin, testing na natin. Like, lagay mo pang testing. Sir, parang susi. Sa hindi to katulad ng Isuzu Crosswind yung mga kino-convert ko na alternator, kasi ang Isuzu Crosswind guys at saka Sportivo kailangan pang i-revolution ng konti bago mamamatay yung indicator. Ito guys, derecho na to. Yan, una natin susi. Yan, ito guys yung battery indicator, kailangan guys mamatay yan. Take kamay ha. Yan guys, headlight natin, headlight. Buhay aircon. Yan. And guys, yung battery indicator yan, wala na. And guys, kita naman na naka-load. Yan, naka-load yan. Against the light. Yan. 14 volts. Yan. 14. Ito guys, headlight. Tapos naka-engage yung compressor. Yan yung magnetic niya. Yan, naka-load lahat yan guys. Yan, pass dito guys sa 14. Yan. Bali ang reading na yan guys, 14.8 yan. Saktong-sakto yan. Yan. Kailangan kasi guys, kapag naka-load, ilaw aircon, kailangan guys, sakto lang siya sa 14. Bali, papatay na natin guys. Papatay natin guys. Yung headlight. Patayin natin yung aircon. Ito guys, may voltmeter din si sir. Yan, 14.1. Yan. Patayin natin yung makina. Start. Okay na guys. Ito guys, si sir, galing pa ng Naik, Cavite. Yan, bali, isa rin to sa subscriber natin sa sir. Sir, okay na sir. Maraming salamat. Ingat po sa pag-uwi. Okay na. Sulit yung gastos. Patayin tayo sir. Talagang maganda sir ang kinumbert natin na alternator. Yan sir, maraming salamat. Ingat po sa pag-uwi. Thank you. Okay sir. Ayos. And guys, sana may natutunan kayo sa isinerkong bagong video. Maraming salamat.